Small but terrible ka mo? Way back 2008, may isang Chinoy ang nagpa-draft na underrated pero intelligent. Ibang klase ang mindset at matangkad pagdating sa prinsipyo. Gaya ni Chris Tew, maaga rin siyang nagretiro. Tahimik siyang umalis ng bansa. Si T.Y. Tang, ang isa sa mga kinaiinisan kong player na rain or shine noon kasi ang likot at ang galing sa hustle plays. Ang ganda ng decision niya, kaya naging paborito yan ni Coach Yeng. Tara, sabay-sabay nating alamin kung nasaan at ano nga ba ang buhay niya ngayon matapos na magretiro ng maaga at umalis sa trabahong pagko-coach. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais nyo supportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Tyrone Conrad Uy or kilala bilang T.Y. Tang ay isa talagang athletic na tao, pero alam nyo ba na wala mag-aakala na siya pala ay magiging basketbolista kasi ang unang sport na pinakagusto niya ay swimming. Point getter po yan ng isang team sa paglalangoy kasi sobrang bilis din lumangoy. Pero si Tang ay maraming kakilalang mga Chinoy na basketball players. Yung iba, mga kababata pa niya, so parang nainganyo siyang sumubok. Nag-high school siya sa Xavier at naging leader ng team na ito sa maraming championships. Hanggang sa huling taon niya dito, may mga scouts ang lumapit sa kanya para siya ay palaruin sa Lasal kasi halos lahat ng mga kauri niya nasa Lasal din naglalaro. Dahil nga siya ay maliit sa height na 5'7", hindi talaga nag-expect ang mga tao na siya ay magiging star player dito. Habang siya lamang ay nagkaka-average ng 1.1 assist noong 2004, nagkampiyon sila pero wala siyang masyadong naiambag. 2006 ang Lasal ay nasuspinde dahil sa mga ineligible players kaya dumarami noon ang kanilang mga kritiko. Nung narinig ito ni Tang, parang biglang uminit ang dugo niya bilang Lasalian. Nag-improve siya agad ng up to 17 points, 5 rebounds at 4 assists per game at nakilala siya ng mga tao dahil dito. Pinangunahan niya ang Lasal kahit naglalaro lang noon sa anino ni Mike Cortez, pero nakagawa siya ng sarili niyang pangalan. In 2007, gaya ng inaasahan na sungkit nila ang UAAP title. Grabe yung ginawa ni Tang kahit sa playoffs, hindi bumababa ang kanyang average points. Pagkatapos nilang magkampiyon, naisip ni Tang na pumasok sa isang professional league. Pumasok siya sa Harbor Center PBL at dito mas naging maganda ang career niya at mas nakikilala pa siya. Sa tulong ni Sol Mercado, ang Harbor Center ay nanalo ng maraming championships. Nanalo sila ng 2 PBL titles at si Tang ang naging finals MVP noong 2007 at ilang beses ding napapasama sa mythical team at naging prominent player noong 2008. Napapabalita noon na si Coach Yeng ng Ross ay mahilig din pala sa mga Filipino-Chinese players. Siyempre, sa last name pa lang niya. Tsaka nakita rin niya kay Tang na iba ang aura nito. 2008, kinuha nila ito sa draft 12 overall. Nung una parang hindi masyadong kumbinsido si CYG, pero nung nakita niya na maganda ang game time decision niya tsaka magaling gumawa ng assist at play, kaya mas nagustuhan pa niya ito. Ayon pa kay Coach Yeng, maliit nga pero big in heart. Si T.Y. Tang lang yung player na hindi masyadong napapagalitan kasi nga matalino, halos lahat kasi ng nahawakan niya, nababasbasa ng bunganga na hindi basta-basta. Si Tang ay isang madisiplinang player at yung attitude talagang sobrang mature. Alam nyo, naiinis ako noon kay Tang kasi mala Joseph Yeo din, talaga nakakalusot sa masisikip. Bilang resulta ng magandang roster ni CYG, sila ay nagkampiyon noong 2012 at ito na ang huling independent team na nagkampiyon sa PBA. Noong 2015, nagulat ang lahat nung sa edad pa lang na 30 anyos ay nagretiro na at inanunsyo niya ito sa publiko. Ang dahilan niya ay para makapag-focus sa kanilang family business. Pero kahit wala na siya sa Ross, ang Rain or Shine Company ay naikipag-partnership pa rin sa kanya para sa kanyang painting business. 2016, siya ay nag-unretire para maglaro sa Mighty Sports sa PCBL. Pagkatapos ng konting stint niya dito, ay kinuha ng St. Benilde para maging head coach nila kasama si Charles Chew. Pero dahil sa medyo hindi magandang record na nakuha ng CSB under sa kanya, kaya naisip niya na umalis na lang ng tahimik sa team. At pagkatapos noon, wala nang balita ang CSB sa kanya.
Teka, nasa na nga ba si TY Ta ngayon? Siya po ay nasa Canada na ngayon kasama ang buong pamilya niya at abala sa kanyang bagong business. Si Tang ay meron ng sariling basketball school kasi kahiligan po niya magturo sa mga bata at marami ang nagka-interest dito dahil sa kakaibang teknik na ginagamit para mahasa sila sa sport na ito. Bukod dito, pinagpatuloy din niya ang kanyang painting business. Si Tang ay merong payo sa mga kabataan na gustong mag-basketball na hindi lang dapat career ang isipin, kundi ang future mo. Para ka naglalaro ng chess, bago ka mag-move, pag-isipan mo munang mabuti ang bawat hakbang. Napansin ko nga na talagang matalino si Tang kasi yung career niya, maikli lang pero siksik. Imbes na mag-focus sa basketball, sa family business niya ito nilaan. Para at least, hindi ka masyadong bugbog, pero may pera pa rin. Kung sa bagay, mahilig ang mga Chinoy sa business at mayaman ang pamilya niya. Small but big in heart, yan si TY Tang. Okay, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned dahil meron pa tayong shoutout. Ngayon po itatawagin ko na ang mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Carl Alarcos, Kagawad Kasakino, Abundio Jacosalem, Edsi Siega, Eli Barrios, Tracy Cortez, Marlon Tatoy, Michael Vicente watching from Israel, Pedro Balite, Kindus Lucanias, Evan Jokno, Anton Francisco, El Capitan, Razel Clark Manzor, Vincent Wills at Kai, Alain Cordero.